Another day of basketball is in front of us na yung PBA Governors Cup 2021. At ang ating second game, bakbakan Meralco at TNT. Meralco with a good start sa larong ito as TNT starts cold missing shots. Lalo na ang kanilang import na si Moore still trying to get his groove na yung conference. Mikey Williams getting his groove early sa larong ito to give TNT the lead 7-5. At bumagal ang ating laro sa kalagitnaan ng first quarter. Tabla ang laban sa 7. Para naman sa Meralco, Tony Bishop ang umaarangkada with 12 points. Dikit po ang ating laban all throughout the first quarter at low scoring rin. Halos lahat ng field goal ng Meralco na yung first quarter ay galing with assist. Kaya naman sila ang kukuha ng kalamangan after the first 21-18. Meralco doing good job on both sides of the floor sa pagsisimula ng second quarter. TNT import na si Moore parang tinatamad maglaro with 3 fouls agad at ilalagay sa bench. It's all Filipino force again for TNT. Will it be effective once more? Players on the court nagsisimula na magkainitan. Lalo na si Jason Castro very frustrated sa larong ito. While Meralco unti-unting lumalayo dito sa TNT, 31-22 biggest lead of the game so far. Local players of TNT doing it all here sa second quarter para di makalayo sa Meralco at susubukan agawin ang kalamangan. Ngunit laging may sagot ang bulk sa mga baskets nila. Mabalik sa largest lead of the game which is 9 points. And Meralco will sustain their lead sa pagtatapos ng first half 35-44. At ang atin pong mga leading scorers first half for both teams. Sa Meralco po, Tony Bishop with 18 points, Newsom with 10 and Marixi with 7. Para naman po sa TNT, Mikey Williams with 11, Pogoy with 10 and Moore with 4. Jason Castro opens sa third quarter with back-to-back threes para may baba ang lamang ng Bolt sa tatlo, 44-41. Good start and effort for TNT. Pero hindi pa rin nila makuha ang kalamangan as Meralco breaks the run of TNT. More 5 fouls na at hindi na alam kung tinatamad ba siya maglaro o hindi lang niya ma-figure out kung ano ang role niya para sa team. At biglang bumalik sa 10 ang laman ng Bolts, 54-44. Si Maliksi naman na yon ang tumitira ng mga 3. Ngayon naman si RR Pogoy at Mikey Williams for TNT binubukay ang kanilang team halfway of the third, 54-41. TNT hanging on sa larong ito. It's a whole new game na yung third quarter and TNT is doing it all without a import. But Meralco doing enough to keep ahead at tatapusin natin ang third sa score na 63-58, a 5-point lead para sa Bolts. Offensive fouls ang bumunga sa mga Bolts sa pagsisimula ng fourth quarter. RR Pogoy at Mikey Williams nag-miss 2 lang mga import para sa TNT to keep them alive sa ball game na ito. Si Raymond Almasan naman para sa Bolts getting N1 plays to keep Meralco on the edge, 70-65. Both teams nagpapataya na para makuha ang possession. It's anyone's ball game now. Halfway of the final quarter, both teams exchanging of baskets but Meralco is still up 76-73. Problema ng Bots there in penalty situation kaya TNT getting points in the free throw line and this could might be the game changer para sa TNT. Ngunit Tony Bishop putting Meralco on his shoulders, binubuhos niya ang lahat para makuha ang panalo na ito. 82-76, last 2 minutes. TNT not giving up sa last seconds ang ating laro. They just fall short sa Meralco and Bolt will get this victory sa score na 83-80. What a game, what a wild finish. Good game for both teams. At ang ating best player of the game, I see Tony Bishop with 36 points, 17 rebounds. At yan po para sa ating video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ito po si Kalofu, nagsasabi sa inyo na huwag sumuko sa buhay. Laban lang, peace out, stay safe.